unfortunately, the report came in the morning. And, charan, it was positive. Sa akin, okay lang na positive ako. Tanggap ko na sa sarili ko, prepared na ako na positive ako. Basta wag lang si RC. Dumating yung result ako, positive. Aalis ka ng bahay, iwan mo yung anak mo, tapos ganito ang mangyayari. Umiyak ako doon, pero hindi ko pinakita sa kanya. Pagtalikod ko, umiyak talaga ako kasi hindi ko alam mangyayari. Okay. Love you! Oh, you kiss mommy and daddy na, say goodnight na. Love you, baby! We love you! Goodnight, daddy! Dala ko na yung papers namin nung bumalik ako ng Saudi. Tapos, akala ko ganun lang kadali. But, it was never easy because, yun nga, na-deny siya ng ilang beses. Na-deny yung visa niya ng two or three times. Sinabi niya sa akin, tapos, masama yung loob ko, sobrang sama yung loob ko. Kasi, gusto ko na siya makasama talaga. Paulit-ulit, lagi ako nakikiusap sa employer ko. Nagmamakaawa ako sa kanila na kailangan kong dalhin yung asawa ko dito. Nag-decide ako na, sige, mag-iiba na ako ng plan. After po niya makarating ng UAE, almost 1.5 years pa po kami magkahiwalay. Naging assistant chef ako doon sa restaurant. Ngayon. Hanggang sa, ayun na, yung exam ko na doon sa DHA, nakapasa ako. Natupad na yung pinagdadasal namin parati na makapasok siya sa ambulance nga. So, that day, nag-send na din ako ng resignation letter ko na hindi na ako magre-renew. Kailangan ko ng makasama yung asawa ko. So, after 4 years and 6 months na magkahiwalay kami, finally, nakarating na ako ng UAE. Yung plan namin na mag-Saudi, dapat kami magkasama. Pero sa UAE, lahat natupad yung mga pangarap ko namin. Dito kami nag-umbisa ng buhay po namin bilang mag-asawa. Dito ako pinanganak, dito ko pinanganak si RC. Kung nagpe-pray po kami gabi-gabi, binabalikan namin lahat yung mga times na feeling namin nasa ano pa kami, nasa madilim na situation pa kami. Na parang magic lahat na pag hindi ka talaga bumitiw kay Lord, hindi ka din niya bibitawan. Tapos yung sore throat talaga. Tapos yung habang kumakating lalamunan ko, nag-uubo-ubo na ako. Sabi ng asawa ko, tingnan mo yung sarili mo, magpa-test ka na. So nagpa-swab ako. After one day, yun na, nalaman ko nga na positive na ako. Sa akin okay lang na positive ako. Tanggap ko na sa sarili ko, prepared na ako. Basta wag lang si RC, yung asawa ko, tsaka yung ibang members ng family. Stay in the hospital for some time because I have a virus. So, sinabi ko pala na I will be going now. Tapos nakita niya na may daladala nga akong bag. Yun, umiyak na siya. Bilang isang ina, sobrang
Alam mo yun, nakakadurog ng puso. Alis ka ng bahay, iiwan mo yung anak mo, tapos ganito ang mangyayari. Umiyak ko doon, pero hindi ko pinakita sa kanya. Pagtalikod ko, umiyak talaga ako kasi hindi ko alam mangyayari. Napaka-uncertain. Magkakalayo kaming tatlo, and then, waiting kami sa result ng swab ni RC. And after 2 to 3 days yata, lumabas yung result. Praise God, negative naman silang lahat. This is the first day here in the hospital. This is my first day here in the hospital. Unfortunately, my report came in the morning. And, charan, it was positive. May chest pain, tapos yung hirap kang huminga. Pero hindi yun tuloy-tuloy. Nung una, nawala po talaga yung sense of smell ko and sense of taste. Tapos, meron akong fever. Umabot lang ng 38.3. Nag-diarrhea na naman ako ng 8 times. So, nag-alala yung doctor ko na tumitingin sa akin doon. Sobrang nangihina ako. Tapos, pina-CT scan niya ako, chest CT scan. Nakita na may mga patches ng COVID dito sa right lower lobe ko. I'm so sad, and I am not good today. Yung asawa ko, siya yung nagsesend ng link ng Zoom. I-click ko na lang yun pag nagising ako. Tapos ready na lahat, yung communication namin sa isa't isa, sa anak namin. And parang yung presence lang namin na andoon pa rin kahit hindi kami magkakasama sa bahay. Oh, you kiss mommy and daddy na, say goodnight na. Mahirap para sa amin ang mga magulang, pero alam namin na mas mahirap para sa anak namin. Love you, baby. I love you. Good night. Yung lagi niyang ginatawa na, when are you going back home? When you will embrace me? Ganyan siya. So, kailangan mong maging matatag pag nag-explain ka sa anak mo para hindi niya din maramdaman yung sakit na nararamdaman. Ganyan. Gabi-gabi, iniiyakan ko yung pag-uwi ko sa anak namin na kailan ko ulit mayayakap yung I love you and heart for you and me. Get well, you and mommy. Sobrang saya niya po. Hindi mo talaga ma-explain sa bata na, alam mo yun, ayaw ka na niyang bitawan. Nung the following day na, ayun, tinabihan ko na siyang matulog, niyakap ko na siya. Kasi sabi nung nung doctor, may remnants pa rin talaga yung virus dyan. I love you, Cowie the cow. Get well soon, Cowie the cow. Nung nandun ako sa quarantine ulit, syempre, yung pakiramdam na na namimiss niya ako, parang nagigain ako ng strength. Morning, Daddy ko. Get well soon. I love you. Parang nakakalimutan ko na may COVID ako. Nakakalimutan ko yung stress. Parang tradisyon na siya sa akin. Kahit against all odds, hindi pwedeng hindi ma-celebrate yung anniversary namin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng ko'y lilipas din, walang pagsubok na di kakanyanin.
Thanks God na naging negative ako na kasama ko yung pamilya ko uli. I'm happy because mommy and daddy are back home. Dad. Dahil dito sa experience na to, it turned out to be na naging mas faithful kami and overcome namin yung trials na to. Kinakonsider pa namin na second life na po namin to. Sobrang napaka-thankful tsaka grateful talaga namin kay Lord tsaka sa mga prayers ng lahat ng tao na nagmamahal sa amin. Mahal ko pa rin naman yung pagiging nurse. Kaso lang, this time, parang gusto ko lang bumawi sa anak namin. Nung time na nandun na kami sa isolation, dun mo na marirealize lahat eh na parang, oo nga no, lagi akong walang time sa anak ko. My name is Mommy Christine. Hello, my name is... Lagi akong busy. Pag after ko ng duty, iniiwasan ko siya kasi nga yung fear mo na na makakawa siya, ganyan. So, for now, susulitin ko muna yung mga time na na naghiwalay kami noon na magkasama naman kami ngayon. By praying to God, lahat magiging possible. Lahat ng imposible na bagay magiging possible lahat. Kasi si Lord na yung mag-a-answer sa'yo. Yung importance po ng family, na kasi napaka-uncertain po kasi ng mundo natin. Isang idlap lang, hindi mo alam, may ganito ka na. Kaya yung time na kasama mong family mo, dapat i-boost mo lahat yung chance na mayakap sila. Make out of your time yung best for your family. I will never stop praying for him and I will never stop loving him. Tsaka, andito lang ako parati para sa kanya. Ano mang challenges sa buhay natin, yung pagmamahal ko rin sa'yo, hindi mag-